Samahanin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Muli sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot na munting channel nito sa iba't ibang panig na buong mundo. Muli po tayong magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob sa atin ni Abayawa sa araw na ito. Maging sa ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo, at dito sa atin sa Pilipinas. Ngayon po ay May 7, 2021 at ganap ng alas 5:28 ng hapon dito sa Pilipinas. At ang aking pagsa sa hapong ito ay hinggil po doon sa kaunting kalaman sa kasulatan Mateo 26:24. Ang anak ng tao ay ipapanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Natapuat sa aba niya ang taong magkakanulo. Sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. At ito pong paksang ito ay hinggil po doon sa mga tanong na kung ikaw ang wika ay nasa loob ng kapulungan, ang kaligtasan po ba? Kung ikaw ay nasa loob ng kapulungan, ibig ba sabihin ay ligtas ka na kahit na gumagawa ka ng kasalanan? Marahil ay magiging babala rin ito doon sa mga tao o doon sa mga nasa kapulungan sapagkat hindi po ganyan ang sinasabi ng kasulatan, no? At maging doon sa lumang tipan, magmula doon sa mga Israelita, mapag-aaralan natin sa hapong pong ito. Iba ang katuwiran ng kasulatan sa katuwiran ng reliyon. Kasi sa reliyon, kahit na ikaw ay nagkakasala, at ikaw ay naandun sa kanilang sekta o reliyon, ang posibilidad ay patuloy na maligtas ka. Sa kasulatan, iba, malaki ang pagkakaiba po niya. So, kasama na po natin dito sa ating YouTube Live monitor, si Brad Wilfred Bedes, purihin at pasalamatan ang aring walang hanggan, walang kamatayan, na nag-iisang makapangyarihang banal, ang ating mahal na Abayawa. Kasama na rin natin si Brad Leonardo Corsiga, maganda at mapagpalang hapon po, Bloeman, sa mga kapatid, lalo na kay Abayawa. Magandang hapon po, Brad Eman, sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Sabi ni Brad Wilfred Bedes. Ricardo Quaresma, pagpupuri, pagdakila, pagpapala at pasalamat sa nag-iisang ilhim na banal buhay at makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Magandang hapon po, Bro Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan. Sister Loren Paulan, magandang hapon, Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa assembly at sa mga non-viewers. Purihin at pasalamatan na nag-iisang ilhim na makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Milana Marin Jr., pagpaparangal, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, pagpupuri at pagpapasalamat. Ibalik natin sa katastasan, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang kaisa-isahang ilagin na si Abayawa, magpala at mabiyayang aral sa lahat. Si Sir Lolita Corsiga, luwalhatiin, parangalan, at dakilain po natin ang ating pinakamamahal na si Abayawa. Ang mahiwaga, kamangha-mangha, banal, buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Reverisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman. At sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa, purihin at pasalamatan si Abayawa, nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayun po, magandang hapon doon sa ating mga kapatiran. Dito po sa GC, ay narito na rin po sina Brad Sam Rotone. Magandang hapon sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, papuri at pasalamat ay ilaan lamang sa nag-iisang mga kapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Brother Delio Naba, magandang hapon po, Bro Eman at sa mga kapatiran sa kapulungan. Sir Loren Paulan, Brad Wilfredo Bedes, Brad Carlo Catan, Ricardo Quaresma, Emiliano Mali, Melchor Pasis, Sister Jenny Juarez, si Brad Nel Umali.
Ayan, bago siguro mag-aalas 5. Melchor Pazis, magandang hapon po, Brateman, at sa lahat ng mga kapatid sa assembly. At pabihawa, purihin at pasalamatan natin ang nag-iisang banal. Makapangyarihang Elohim, Abba Yahawa. Brad Fernando Abillera. Kaninang alas 3:21, si Sister Jing Kindo. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatidan ko dyan, kay Abba Yahawa. Elohim, purihin siya magpakailanman. Kasama na rin po natin si Sister Vivian Mana. Shalom po, Brateman. Good PM po sa ating lahat na tagapakinig sa assembly. Kaya bayawa, pagpalain nawa tayo sa ating pakikinig. Ganon din kasama ng ating mga unknown viewers. Alam din yan, magandang hapon po, Brateman. At sa lahat po ng makikinig, maging sa aking mga kapatid sa kapulungan, purihin siya bayawa. Lolita Corsica, magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga nakapatid sa kapulungan, maging mga viewers. Pagpala at mabiyay ang hapon po sa ating lahat. Sister Maria Victoria, hello po sa lahat. Muling salamat na bayawa at sa iyo Brother Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. So, ayan po ang ating mga pagbati. Ano? At meron na po tayong 12 anon viewers at 11. Kasama na rin po natin si Brad Alberto Palado. Purihin, pasamatan at malin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan na Elohim. Na walang iba kundi si Abba Yahawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abba Yahawa. Ganang hapon, Brad Alberto Palado. Brad Samuel Tony, magandang hapon po, Brad Evan, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abba Yahawa. So, habang, ayan, Brad Rodel Nava, magandang hapon po, Brad Evan, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Sa kanya po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan sa nag-iisang banal at buhay na si Abba Yahawa. So, sarili yun, no? Habang nag-aantay ho tayo ng ating mga kapatid at saka itong mga ating anon viewers. Sarili yun ho kasi ang ipinamamarali nila ay kapag ikaw ay pumasok o nakasama nila doon sa kanilang relihiyon, andun daw ang kaligtasan. Isabihin, kahit nagkakasala ka, kasi ang kalimitang sinasabi ng mga mangaral, talagang hindi ho may iwasan ang hindi ka magkasala sa pagkatao. Tao ka. Ibig sabihin, kaya nga meron tayong tagapamagitan at walang iba kundi yung Jesus. So, yun ang sinasabi ng mga reliyon. Kaya okay lang na magkasala. At kasama na rin natin si Rosely Bandoo. Shalom mga kapatid dito sa kapulungan. Purihin at pasalamatan si Abba Yahawa, ganun din sa mga anon viewers. Kaya yung salitahong kabanalan, hindi natin nakikita doon sa mga reliyon. Kasi nga po, ang sinasabi noong kanilang founder, pastor, ministro, par. Ang sinasabi lang nila, kinakailangan naandun ka sa kanilang sekta o reliyon. Kasi kung lalabas ka o labas ka doon sa kanila, hindi ka maliligtas. Ibig sabihin, ang kaligtasan nandoon sa loob. Pag wala ka doon sa loob, hindi ka maliligtas. Lahat ng reliyon nagki-claim niyan. Oho. Kaya na makikita nyo lamang doon sa kanilang mga pamagat o doon sa titulo nila. Kaya bakit ba may kanya-kanyang titulo yon? Siyempre, yun yung pagkikilanlan na
taanib kanila, kasapi kanila, doon sa kanilang ipinatag. Hindi nyo ba napupunay yun? Kaya nga pag tinatanong ninyo, ano ba ang inyong sekta? Ano ba ang inyong reliyon? So sinasagot kanila, depende doon sa sekta o pangalan ng sekta na kanilang inaaniban. Ako, iglesia ako ni Kristo. Ako, saksi ako ni Jehovah. Ako, Adventista. So, andun ngayon, nakalakip yung kaligtasan dun sa kanilang relihiyon. Kapag binuntahan natin yung kapulungan o yung assembly, malaki yung pagkakaiba. Hindi ibig sabihin na kung mo ikaw ay naandun sa kapulungan, ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ay tiyak or piho. Ang nagiging problema kung halimbawa, ipinamumuhay mo ba? Kasi kung hindi mo ipinamumuhay, ay yung salitang kaligtasan, malayo rin ho eh. Ayan. At makikita natin ho dito, miski ho doon sa mga Israelita, makikita natin na di ba pinangakuan niya ang Israel, yan yung kanyang panganay. Yan yung kanyang bayan. Pero hindi ibig sabihin na kung panganay siya o kanyang bayan, ang kaligtasan ay, kasi sinasabi nila paano kung halimbawa nagkasala, ibig masabihin ligtas pa rin. Hindi ba? Kasi nga ang kaligtasan sa kasalanan. Oo. Doon ka maliligtas doon sa kasalanan, doon sa hindi mo pagkakasala, doon yung kaligtasan. Oh, kasi malayong-malayo yung pangangaral ng reliyon sa kasulatan. Sa kanila kasi, yung salitang kaligtasan, yung sa sinasabi nilang inimbento nilang impyerno. Pero sa kasulatan, ang kaligtasan sa kasalanan. Lolita Corsiga, sobrang ganda ng paksa, bro. Joel Suela, salamat po, Abay Hawa, sa biyaya, araw-araw, good PM po. Bro Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan. Rosely Bandoho, nagluluko ang phone ko po. Opo, kung saan live na putol-putol siya. Mahaba nga naman ang oras yan. No? Ba't kung may ilan live? Ayan. May ganyan, no? So, meron na tayong 13 viewers. Saka 13. Mabigat ho ito nangyari kay Judas, ano? Kay Judas. Pero niya, sabi diyan, ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Kasi yung kamatayan ni Yahweh siya, talagang nakasulat na yan. Nakaletra na yan, bago pa. Pero may banggit doon, datapot sa aba, niya ang taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yan, yaw nang hindi na siya ipinanganak. Hindi ka? Katulad nung pinag-aralan pa natin kahapon, regarding doon sa Jude 1:4, no? Na talagang yung mga ipinalaga na doon sa pagkapahama. Si Sir Lori Calderon, maganda nga po mga kapatid. Ko kay Abay Hawa, pasalamatan at purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat, ang banal at buhay na si Abay Hawa. Salamat po. Edmundo Mali, maganda nga po sa lahat, purihin si Abay Hawa. Ito ay magmimistulang babala. Galing sa kasulatan na ating mababasa ngayon. Pati nga ho yung mga Israelite. Oh, ayan, nakaletra din dyan. Sino ba yung nagsipasok doon sa lupang pangako? Meron talagang hindi nakapasok. Ang daming nangamatay doon sa ilang. Di ba? Dahil saan? Sa kasalanan.
Kaya nga hindi mo pwedeng gawin na katulad ng ginagawa ng reliyon. Nako mo ikaw, halimbawa, sabihin natin na nasa kapulungan ka, pero patuloy kang gumagawa ng kasalanan. Eh, may babala dyan. May babala ang kasulatan hinggil dun sa bagay na yan. Kasi sa reliyon, hindi naman ang pinag-uusapan dyan yung kabanalan. Ang pinag-uusapan sa reliyon ay yung dami. Doon nakabatay, doon sa dami. Doon sa Magarang Templo, doon sa kanilang mararangyang sambahan. Kasi yun ang pinagmamagaling nila eh, pinagmamalaki nila. Na meron silang magarang simbahan, marami sila, million sila. Pero hindi ho doon nakabatay eh. O, nailigtas ka ba ng magaramong templo? O nailigtas ka ba ng milyon na kasapi o kasama ninyo, kamiyembro nyo, ha? Sa kasalanan? Ibig ba sabihin, yung halimbawa ay 10 milyon ng isang dami ng isang sekta, yung bang 10 milyon na yun, pwedeng halimbawa ang isang miyembro ay namumuhay sa kasalanan. Pwede bang maging garantor o garantiya na yung 10 milyon na yon versus doon sa isang makasalanan na pwede maligtas? Hindi ho. Hindi ganun ho ang nakalagay sa kasulatan. Kasama na rin po natin si Sister Chris Junker, purihin na naging isang makapangyarihan. Sa lahat na siya bayawa, malugod kong binabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly. Gayun din sa iyo, Brother Eman, at sa lahat po ng manonood. Magandang hapon, Sis Chris Junker. Bal Aquino, good day to all brethren of assembly of Yahawa and also to Bro Eman. Brother Rodel lang ba? Tama po, Bro Eman. Maraming tao po ang hindi ipinapaunawa ang kahulugan ng kaligtasan. Totoo yan eh, dahil sa kanila, yung pagsapi sa reliyon, pagka ikaw ay naandun sa reliyon, parang ang pakiramdam nila, safe na safe. Oh. Na kung ano man dumating na mga problema, pagkakasakit, ang ipinamamarali nila, reliyon, hindi siya bayawa. Nakatun sa reliyon, yung kanilang pinakasilbing kaligtasan para sa kanila. Kaya nga, ang pag-anib sa kanila, yun, nakatun yung binibigyan nila ng emphasis eh. Hindi doon sa pagliligtas ni Abayawa sa kasalanan. Kaya nga sa kanila yung kamatayan niya sa laman, baliwala. Walang saysay yun. Ang mahalaga sa kanila, sila ay naandun sa loob ng simbahan o iglesia o church. Diyo ba? Tinanong Diyos sa mga sermon nila, kinakailangan maging kaanib ka. O, kasi kung hindi ka magiging kaanib ng iglesia, hindi ka maliligtas eh. Pupunta ka sa impyerno. Oh, yung impyernong literal na po, ha? Yun ho ay walang hanggan. Kasama lang natin si Brad Christopher Perez. Yan ang sinasabi ng reliyon. Sa tuwing sermon nila, sa tuwing paksa nila, laging kinakailangan maging kaanib ka eh. Oh. Brad Christopher Perez, bro, Eman, love and miss you po. Likewise, bro. Christopher Perez. So yung emphasis ng kanilang pananampalataya, nandun sa pag-anib. Wala, kaya ba Yahawa? Kasi una, hindi naman nila kilala kung sino yung Diyos na kanila. Sinasampalatayan, ha? Di ba? Ama, Diyos, Diyos, Ama. Oh, palitan lang. Umiikot lang dun sa Diyos.
Kaya nga hindi nga magkaroon ng kabanalan sa kanila kasi nga hindi nga nila kilala kung sino yun. Stalolito Corsiga, 3 thumbs up. Hindi nila alam kung sino yung dinadalangin na nila. Asa-asa sila doon sa kanilang mga mangaral. Ano? Lolita Corsiga, Cristina Juarez, Samuel Rotoni, Lolita Corsiga, hindi po kilala kasi wala pong tunay na pangalan. Bento San Lucas, sa pagkatanganak ng tao ay maayayaon ayon si tinakda. Datapot sa aba niya ang taong nagkakanulo sa kanya. Oh, ba't hindi, ano? Oh. Rosely Bando, totoo po yun. Hindi nga nila alam itong aral na ito o kung makakapakinig man sila, galit po sa'yo at pinagbibintang ka pa na bula ang propeta. Hindi na rin bago yan eh. Kasi noong unang siglo, ang paratang sa kanya, may isang demonyo, sira ang ulo, nauulon. Pero mo ah, yung paratang kay Yahweh siya, yung Diyos na nakitulad sa tao, pinaratangan mo ng ganun. Ano ho? Na may isa demonyo, sira ang bait. Kaya hindi na rin bago. Kung, halimbawa, pagsalitaan tayo na tayo yung bulaang propeta, wala tayong magagawa. Hindi pa sumasagi sa kanila o sa kanilang isipan. Palibasa ngayon nasa laman, natural. Kasi yung mga nasa laman talagang walang makikitang ukol sa espiritu yung mga yan. Ang makikita dun sa mga comment section, ang dami mga iba nga nagmumura pa eh. Yung iba nagtuturo pa. Ako pa tinuturuan. Eh, ganun talaga. Sa paniniwala nila kasi, yung kanilang reliyon, yun yung maliligtas. At nung makinig nila itong aral na ganito, minamali. Wala tayong magagawa. Kasi, nung unang siglo, ganun din naman yung mga iskriba at mga pariseo. Diba? Yung mga saduseo. Ang gustong lagi ng mga pariseo o yung mga saserdote, ang gusto mapatay. Kasi hindi makaando sa kanila nga pandinig yung sinasabi ni Hawasha. So, sa panahon natin, ngayon, ganun din ang nangyayari. Ikaw ba naman, halimbawa, mapapakinggan mo? Ha? Kasi halimbawa, ang nakapakinig ng pangangaral na ito, halimbawa, ay
30 taon na na ADD, ay matindi na yan. Biro mo, 30 taon. Ha? Ay bilangin mo lamang yon sa loob ng tuwing, sa loob ng isang buwan, apat na beses halimbawa. O ay biro mo, 30 taon. Eh bagong bakat-kat yun, di ba? Matindi na yun. Chris De La Cruz King, hello po sa lahat. Hello po Kuya Emmanuel. Magandang hapon po. Mukhang late na po yata ako sa tati, Kuya. Papuri po at walang hanggang pasalamat. Pasasalamat po, Abayawa. Ano pa lang? 5.52 pa lang. Hindi pa tayo nagtatati. Lolito Corsiga, mahilig po mga tuwiran, bro. Wala pong pagpapakababa. Ayan, yan nga ho yung nasa laman. Kaya nga malimit nating pinagkukumpara yung nasa laman at saka yung nasa espiritu. Siyempre, pagka nasa laman ka, ang katuwiran mo yung laman mo. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng ipangatuwiran yung espiritu kung nasa laman ka. Makakapangatuwiran ka na ikaw na nasa espiritu, siyempre mapapangatuwiran mo. Iba yung nasa laman. Brother Monreto, magandang gabi po, Brother Man. Purihin po ang mga pangyarihan sa lahat na si Abayawa, Elohim. At pati nga rin po mga kapatid sa kapulungan. Brother Sigel Lumali, magandang gabi po sa mga kapatid at Abayawa. Brother Lumali, magandang gabi po sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin si Abayawa. Kaya kung halimbawa, nasa kapulungan ka at namumay ka rin na nasa laman, yung salitang kaligtasan sa kasalanan, hindi mo pa rin ma-attain. Kasi ka, namumuhay ka sa ayon sa laman. Diba? Kasi sa reliyon, parang name tag nila yan. Ano ba yung name tag? Ibang pangalan, yun yung pinaka yun ang ginagamit mo. Kahit ba pinakamalaking reliyon yung sinamahan mo at ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ano ba yun? Hindi naman katulad dyan ng tao. Kasi sa tao, pagka, halimbawa, meron kang kailangan o padrino, ang tawag doon eh. Yung, para bang, pagka binanggit mo yung pangalan nung tao na yon, halimbawa, ikaw ay papasok sa trabaho, mag-a-apply ka, mabilis pagka may padrino ka. Di ba? O yung ginagamit na padrino, alin? Yung pangalan ng kanilang reliyon. Nagiging padrino ngayon, sila yung nagiging in-between ba? Sa Diyos at saka doon sa mga miyembro. Hindi ho ganun. Malaki ang pagkakaiba. Walang kinalalaman. Walang kinalalaman yung reliyon mo sa kaligtasan mo. Di ba? O kung sana nga, biro mo, yung mga pareseyo, biro mo, strict na sila dun sa kautusan. Pero sinabihan pa ni Yahawashi na mga ulupong o mga bulan. Kung tutuusin, dapat, di ba? Biro mo, sinasabi nila, anak sila ni Abraham. O isa lang yung ama nila, yung Diyos. Anak sila ni Abraham sa pananampalataya. Pero hindi naging sukatan yun eh. Kaya na kailangan talaga yung
na ipamumuhay mo yung ayon sa kanyang salita. Brad Samuel Otone, kaya nga po kapag sinasabihan ko ang mama ko at kapatid ko na mga gawa ng laman na walang bahagi sa kaharian ng Diyos, hindi talaga nila maunuhan. Hindi talaga eh. Yun nga, ang nangyayari kasi sa nasa laman, hindi nila matanggap yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Miski nung unang siglo, miski nung panahon ng mga matandang tipan. Kaya nga, maliban na lamang na paunawaan ka. Kasi nga, hanggat ang tao nasa laman, hindi niya maunawa yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Kaya nga sinasabi niya eh, na kinakailangan kang ipanganak sa Espiritu. Carlo Catanrol, magandang akong po. Bro Eman, mga kapatid, kanina pa ako nakasubaybay, hindi lang po ako makapag-comment. Agad, purihin po at pasalamatan si Mahal na Abayawa. Basahin ko na muna ito bago ako magkatok. Ramoreto, Brad Eman, dito sa Cagayan de Oro, ang hiling sa debate dahil puro saradong Katoliko, iniiwasan ko, nilalayon ko kasi walang espiritu. Layo na lang, walang mangyari. Tama sa kanila ang Galacia 5. Ano ito? Ang huling sa debate? Ang hiling? Ayan. Tuloy na po tayo sa ating paksa. Mateo 26. So, ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapat sa ba niya ang tao magkakanlo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa tao yun ang hindi na siya ipinanganak. Kung ilalagay natin yung ating kaisipang panglaman ha, ay masyadong ang bigat ano. Kaya lang hindi dapat gumana yun. Yeah. Kasi kung hindi mangyayari ko ito, hindi matutupad yung sinasabi niya doon sa, yeah, katulad dyan sa Lucas 22:22. Sapagkat ang anak ng tao ay yayaw na yun sa itinakda. Itinakda na ho eh. Na talagang siya ay mamatay. Ano ho? Datapot sa aban niya ang taong nagkakanulo sa kanya. Gawa 2:23, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan na inyong ipinako sa krus at pinatay. 4:28 ng gawa, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Sino ba si Judas Iscariote? Yung ba isa ito doon sa 12? Ano? Ibaba natin ang basa. 25. At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, ako baga, Rabbi, sinabi niya sa kanya, ikaw. Sabi. Pero bago pa ho ito mangyari, kapag itinaas natin doon sa 14, 26:14, na magkagay isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote. Yan. At sinabi, ano ang ibig niyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo? Palibasa itong mga pangulong saserdote, gagalit dito kay Yahwashan. Di ba? Na gusto talagang mapatay. 15. At sinabi, ano ang ibig niyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo? At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. Mira, ano lang ba itong 30 putol na pilak? Ano? Alam niyo ba ang katumbas ng ng 30 putol na pilak? Katumbas lamang huya ng isang
Arawan. Oh. 21:30 ng Exodo, kung ang baka ay manuwag ng isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 siklong pila sa kanilang Panginoon, at ang baka ay babatuhin. Oh? The price of the meanest slave. Yan daw ay presyo ng isang pinakamahirap na aliping. Ganun lang po yung naging katumbasan mo. Ayan. At buhat ng panahon yaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. So, pakatandaan ho ninyo na si Judas ay isa sa 12. Ayan, sa 14 ho. Portinte ng Marcos, si Judas Iscariote na isa sa 12. Ibig sabihin, hinirang siya, pinili siya. Pakatandaan nyo yun na hinirang, pinili. Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay hinirang, pinili. Kasi dito, pumapasok ko dito, pero po, isa sa 12, di ba yung doon sa 12 yan, merong pangako sa kanya na buhay sa 12, di ba? So, maliwanag na. Ayan. Parang ito doon sa mga tanong. Halimbawa, Brad, na ako ay nasa kapulungan, nasa assembly. Yung bang kaligtasan ko, tiyak ko yung kaligtasan eh. Ang nangako ko niyan, si Abayawa. Kaya lamang ko, siyempre may pero yan. At marami ko yung naging halimbawa niyan. Nabasa ko doon sa 1429 ng bilang, ano, para makita natin yung mga naging halimbawa. ng bilang. At sinabi ng Panginoon, aking ipinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit, tunay na kung paano ako'y buhay at kung paano mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ng mundo pa. Sapagkat lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampo at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang ni sino man sa kanila na humahamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb sapagkat siya'y nagtataglay ng ibang diwa o espirito. Ibig sabihin, nasa laman. O, kasi dalawa lang eh. Hindi na nasa laman ka or nasa espiritu. At siya sumunod ng lubos sa akin. Siyempre, may espiritu si Caleb eh. Di ba? Ay aking dadalin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. Ngayon ang Amelisita at ang mga Kananeyo ay tumatahan sa libis. Bukas ay magbalik kayo at kayo pasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailang titiisin ko ang masamang kapisanan ito na nag-uusala laban sa akin? Aking naririnig ang pag-uusala ng mga anak ng Israel na kanilang inuupsala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. 29. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At yaong lahat na nangabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuuan ng bilang,
mula sa 20 taong gulang na patanda. So, 20 taong gulang na patanda na nag-upsala laban sa akin ay mamamatay. Ayun o, ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. Ayun. So, yung 20 pababa, yan ang nakasama ni Caleb at ni Josue. 30 ay tunay na hindi kayo papasok sa lupain, pinagtasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jipon at si Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging mga huli ay aking papapasukin at kanilang makikita o makikilalang lupain na inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na 40 taon at kanilang tataglayin ang inyong pakikiapid hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa mga tibagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na 40 taon at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Ibig sabihin, no, nasisira lamang yung pangako ni Aba Yahweh kung ikaw mismo ay sisira o magkakasala. Ano, halimbawa, ang pangako niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero meron kang dapat gawin. Ano yun? Sundin mo yung kalooban niya. Kasi kung mamumuhay ka ng ayon sa laman, paano kayong magkakaisa ni Aba Yahweh? Eh, di ba assembly rin ang tawag sa kanila? Kapulungan din. Yan yung kapisanan sa ilang or kapulungan sa ilang. Yan mga yan, yung mga nangamatay na yan. Ibig sabihin, hindi garantiya kung ikaw ay nasa kapulungan or nasa assembly. Hindi yan garantiya. Oh? Eh, halimbawa, katulad nito, yung mga nag-upsala kay Aba Yahweh. Oh, yung nagbulong-bulungan, dapat sana hindi mo na lang kami inalis sa Egypto. Di ba yung mga ganyang salita? Oh, kay Moises? Eh, pakinig ni Aba Yahweh lahat yun. So, hindi guarantee or garantiya na kung mo ikaw ay nasa kapulungan. Halimbawa, baka mamaya, katulad din ng reliyon, daladala mo yung pangalan ng reliyon nila para bang ginagawa mo bads. Di ba? Bigyan natin ng isang mababaw na halimbawa. Nauso yung bads doon sa mga bus. Di ba? Pagka ikaw ay merong bads na tinatawag, halimbawa, pulis ka o militar ka, itataas mo lang yung kamay mo at sasabihin mo nasa gobyerno ka o nasa pulis ka. Ah, hindi ka na sisingilin ng konduktor. Kung tawagin mo yung badge. Ibig sabihin, libre ka na. Eh parang ganun yata ang lumalabas. Na pag ikaw ay nasa ADD or INC or Katoliko or Jehovah's Witnesses, eh okay na. Sige, pwede ka nang pumasok sa langit. Hindi ka na na. Oh. Eh, paano ka makapapasok doon kay Aba Yahweh? Hindi doon sa langit, ha? Eh, kasi yan ang panawili yun, eh. Oh. Eh, si Aba Yahweh ay banal. Hindi ba? Kaya nga sinasabi niya, ako'y banal. Mga pakabanal kayo. Ayun. Ayun ho ay bilang ano, ayan, tuloy ko lang. Asa na ba ako? Ayan. Ayun, sa 34. Ayun sa bilang ng mga araw. 35. Akong Panginoon na nagsalita, tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisanan ito na nagpipisan laban sa akin sa ilang na ito matutunaw sila at diyan sila mamamatay.
Ibig ba sabihin, yung mga namatay na yon sa ilan, na gumawa ng kasalanan, bubuhayin pa, at pagkatapos ay ilalagay doon sa impyerno na inimbento ng reliyon. Wala na. Diba? Isa lang naman ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. O, pagkatapos noon, the end yun. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba ang sabi doon sa Genesis? Walang pagsalang mamamatay ka. Period ho yun. So, tama nga, ending ng isang makasalanan, kamatayan. No? Hindi katulad nung na-inventong impyerno. Ano? Yan. Balikan natin si Judas doon sa gawa. Uno 17. Itas ko na unang basa sa 12. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Yahawashay, gayon din ang mga kapatid ni Yahawashay. 15. Makalipas ang ilang araw ng nagkakatipon, ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, pad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Yahawashay. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ninyo ang maliwanan. Si Judas ay kasama namin at kasama sa paglilingkod. Kaya na kung halimbawa, sasabihin ng marami, brad, nasa kapulungan na tayo o tinawag ako. O ay si Judas nga ho, di ba? Tinawag, pinili. O kung ano yung prosesong ginawa kay Judas, yun din ang prosesong ginagawa sa atin. May pagpili, pagtawag. Isa si Abayawa. O, yung tumawag doon sa 12, yung tumawag doon sa 70 at sa marami pa, yung tumawag kay Pablo. O, yung nagsalita kay Noe, o kay Noah, o kay Abraham, kay Moises, kay Jacob, isa lang naman po eh. Walang iba naman. So parehas. Pero hindi garantiya na kung ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili. Hindi garantiya yan. Kasi nga, katulad na nangyari kay Judas, nangyari doon sa mga Israelita sa ilang. Ano nangyari doon sa mga Israelita sa ilang? Nagkandamatay. At sinabi pa nga hindi kayo makapapasok. Di ba? Brami, sana. Ayan. Liwanag ko yan, ha? Si Judas ay kabilang sa amin na naging kasama namin sa paglilingkod. 18. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwari at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. 19.
Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng Diyos. 20. Sinabi ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan minuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. 21. Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Yahawashay. Kailangan siya'y isa sa mga kasama namin. Sa buong panahon, kasama kami ng Panginoong Yahawashay. Mula ng mabautismuhan ni Juan si Yahawashay hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. 23. Kaya't ininungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias, si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos sila'y nananalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Matindi, ano? Ito yung 25. Ito ang gusto kong bigyan ng din dito. Doon sa bandang, ayan o, kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin, eh kasi, lahat ng mga pinili, lahat ng tinawag, may tungkulin yan. Hindi lamang yung mga ngaral, lahat may tutungkulin. Hindi lamang tayo tagapakinig. Hindi ba? Kasi akala ho ng marami, katulad tayo ng relayo, na pagkaaraw ng Linggo, si Simba makikinig doon sa pare, makikinig doon sa pastor, or doon sa ministro. And then pagka napakinggan at natuwa yung laman, galak na galak. Galak pang laman. Ano? Uwian na ng bahayan. Maligayang maligaya. Ang alin? Laman. Walang espiritu eh. Ano? So, inaakala nila na doon sa kanilang ginagawa, karapat dapat na iba. Iba ho. Yung mga tinawag may tungkulin. Ano ba ang tungkulin ng mga tinawag? Yung pagpapakabanal. Eh katulad nun, yung ginawa ni Judas, ano, itinagkanulo niya si Yahawashay sa halagang 30 pirasong pila. Although may nakahula na, pero yung gaganap, yun ang napakabigat ano. Kaya nga sana, yung halimbawa hong ito, doon sa unang Korinto, Jis 1, yan natin na. Yung halimbawa ho, kasi lahat naman ang isinulat niya, halimbawa para sa atin yan eh. Uno, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ating mga magulang ay nangasa pa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismoan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom din ng isang inumin din yaon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ibinuwal sa ilan. Tinan niyo. So, ibig sabihin, kung hindi magiging kalugod-lugod kay Abay Hawa, anong gagawin? Eh, di nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
O di ba, ibinuwal nga sila sa ilan. Bakit? Eh, hindi nga nakalugod kay Abay Yahweh. Ibig sabihin, hindi sumunod. Ano? O. Sais, ang mga bagay na ito may pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at nangabuwal sa isang araw ay 23,000. 23,000. Ni huwag din naman nating tuksohin ng Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mga gulong-gulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasa. 11. Ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na ano? Na pinakahalimbawa. Oh? Yun yung halimbawa na kahit pala ikaw ay nasa kapulungan o nasa assembly, hindi yan katulad ng badge. Ano? Na kahit ikaw ay nagkakasala, ligtas ka. Hindi o. Kaya nga, yung pagliligtas sa kasalanan. O. So ano mangyayari kung halimbawa? Ayan. Halimbawa doon sa ilang, nagkandamakay. Di ba? O ay, mga Israelita yan. O di ba, nasa kanila yung pangako. Meron silang Diyos. O, meron silang tipan. Pero anong ginawa? O ay, nagkandabuwal doon sa ilang, di ba? Hindi nakapasok doon sa lupang pangako. O, ganyan din o ang halimbawa. At pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ay, mabigato yan. Diba? Baka iniisip mo, eh ikaw ay tama, ay yung pala ay hindi. Eh, pero mo, gagamitin mong badge yung iyong relihiyon, yung pangalan ng iyong sekta. Eh, samantalang nakasalalay ang kaligtasan sa kasalanan. Hindi ba? Hebreo 3:8. Siyempre, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagbatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagpamumukahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Meron niyo yun, no? 40 years nakita na mga Israelita yung kamangha-manghang gawa ni Abay Yahweh. Yun lang alisin ka doon sa Ehipto sa pagkakaalipin. Di ba? 10. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 12. Mag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man sa inyo na isang
pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit, kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung, eto yun, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. 15. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumukahi. Sapagkat sino-sino na ang pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayong nangagkasala na ang katawan o ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. So nakita na natin, mga kapatid. So hindi garantiya. Ano? Dito sa kapulungan. Kasi sa reliyon, wala na huwi. Sa reliyon, pagka ikaw ay pumasok doon sa kanilang sekta, antimano ang pangako sa iyo, ligtas. Kasi yun lamang sabihin sa miyembro na sa labas walang kaligtasan, ibig sabihin lamang doon sa kanila. Doon sa nagsasabi, naroon yung kaligtasan. Kasi kabira mo, nasa labas ka, wala kang kaligtasan. O ay alam naman natin na yung mga nasa reliyon na nagsasabi nitong nasa kanila yung kaligtasan, lumalakad ng ayon sa laman, namumuhay ng ayon sa laman. Di ba? Kasi magiging katulad din lamang tayo ng reliyon. Kung sasabihin natin, saan mo ba kayo? Nasak ko lang. Hindi ho yan badge. Ano? Pag sinabing nasa kapulungan ay isa ka dun sa mga banal . Ngayon kung sasabihin mo nasa kapulungan ka, ibig sabihin kung isa ka dun sa tinawag, isa kang banal, yun lang yun . Pero ang gumagawa ka ng ayon sa kalooban niya, yung salaman, paano ka magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan? Hindi ka magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Ano? O yan yung mga halimbawa na ating pumbinasa, yung mga Israelita sa ilang, ano? Why, doon lamang mo sa panahon ni Noe? O gaano ba karami na yung tao ng panahon na yun? O di ba, nagkandamatay din. O panahon ni Lot, o nagkandamatay din. Panahon ng sa ilang, o din, nagkandamatay din. Ibig sabihin, dito sa ating pinag-aaralan ito, kung si Judas na pinili na, inihalal bilang apostol, di ba? Nakakita ng kapangyarihan ni Yahawashi nung siya'y nasa laman. Kasi meron kang magiging katanungan . Bakit nagawa ni Judas yung bagay na yun? Ano ang dahilan? Diba? Kasi kung wala si Judas, hindi mangyayaring matupad yung kasulatan. So, ibig mo ba sabihin, Brad, si Judas talagang ipinalaga doon sa bagay na yun? Hindi ba yung ating pinag-aralan kahapon? Diba? Oh. Sa Jude 1:4 at saka doon sa Efeso 1:4. Kung yung mga banal pinili na bago pa, ganun din si Judas.
Kasi naka-letra na rin kasi yung kanyang ano eh. Sabi na, balikan natin. Meron pa pagsisisi yan, si Judas, ha? Nagsisi pa yan. Kaya lang nagpakamatay. Ayan. 18:7 na Mateo. Saba ng sanlibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan, datapot saba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. E siya yung naging dahilan, di ko ba? Ayan o, nagsisi siya eh. 27 ng Mateo, na magagay si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak. Hindi rin napakinabangan eh, no? Sa mga pangulong saserdote at sa mga matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapot kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahalan niya. At kanyang ibinulagsak sa santuario ang mga putol na pila at umalis. At siya yumaon at nagbigti. Ito yung hula eh, dun sa awit. Sabi niya doon sa 109:6. Lagyan mo ng masamang tao siya, tumayo nawa ang isang kaaway sa kanyang kanan. Pagka sinatulan, lumabas nawa siyang salarin. Maging kasalanan nawa ang kanyang dalangin. Maging kaunti nawa ang kanyang mga karawan at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Ito na pala. Maulila nawa ang kanyang mga anak at mabao ang kanyang asawa. Magsilaboy nawa ang kanyang mga anak at magpalimos at hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong guho. Kunin nawa ng manglulupig ang lahat niyang tinatangkilik at samsamin ng mga tagaibang lupa ang kanyang mga guha. Mawalan nawa ng maawa sa kanya at mawalan din ng maawa sa kanyang mga anak na ulila. Maiwalay nawa ang kanyang kaapu-apuhan. Sa lahing darating ay mabawi ang kanyang pangalan. Maalala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang mga magulang at huwag mapawi ang kasalanan ng kanyang ina. Mangalagay nawa silang lahat lagi sa harap ng Panginoon upang iwalay niya ang alaala sa kanila sa lupa. Sapagkat hindi niya maalalang magpakita ng kaawaan, kundi hinabol ang dukha at mapagkailangan at may bagbag na puso upang patayin. Oo, kanyang inibig ang sumpa at dumating sa kanya at hindi siya nalulugod sa pagpapala at malayo sa kanya. Nagsuot naman siya ng sumpa na parang kanyang damit at nasok sa kanyang mga loob na bahagi na parang tubig at parang langis sa kanyang mga buto. Sa kanya'y magiging gaya nawa ng balabal na ibinilabal na gaya ng bikis na ibinikis na lagi. Sa kanya pala ipinatungkol ito, yung sulat ni David. Kaya yung banggit dyan sa Mateo 26:24, sinusugan doon sa Marcos. Sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapat sa abaniya ang taong nagkanulo o nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Diba? O ay dalawang witness yan. 17:12. Samantalang ako'y, ng Juan, samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Iyong mga ibinigay mo sa akin at sila'y binabantayan ko. O binantayan ko at isaman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Liwanag yan, no?
Oo. Gaya mo dun sa 17:12. Oo. Isa man sa kanila'y walang napahama, kundi ang anak ng kapahamakan. Kaya huwag po nating ipagpawalang bahala, mga kapatid. Kaya nga sabi nga natin, hindi ibig sabihin na po mo nasa kapulungan tayo or nasa assembly tayo. Mas maganda na binigyan tayo ng halimbawa para mag-ingat tayo. Kasi pinakahalimbawa yan para sa atin. Ano? Niingatan natin yung ibinigay sa atin na pangako. Kasi kung hindi rin lamang natin niingatan yung pangako, tayo rin ang mawawalan. Ano? Kaya talagang dapat yung salitang pagpapakabanal. Oh. Kasi marami ho sarili yun, pagka tinatanong mo talagang taas doon nilang sinasabi na yung kanilang reliyon, yun ang maliligtas, yun ang pinubos. Pero tingnan ninyo yung pamuhay, ha? Buhay na buhay siya naman. Paano ka naman tutubusin kung ikaw ay nangangalog niya? Paano kang tutubusin kung ikaw ay nagnanakaw? O paano kang tinubos kung ikaw ay nagsisinungaling? Di ba? Yung mga gawa ng laman, paano nangyaring tinubos ka? Di ba? Dito sa atin, sa ating munting pinagsasama-samahan, hindi pinag-uusapan dito yung dami. Oo. Kasi hindi naman natin po pwedeng sabihin natin, abayawa, marami kami. Yung aking kasalanan, pwede na bang i-garantiya yung milyon? Mukhang hindi ho eh. Individual yung ating kaligtasan sa kasalanan. Hindi natin pwedeng tingnan yung ating kapwa. Di ba doon sa yung sinasabing halimbawa ni Pablo, lahat tumatakbo eh. Lahat. Pero isa yung nananalo doon sa takbuhan. Di ba lahat tumatakbo eh. Yung ginawa niyang halimbawa, nagpursige. Di ba? So dapat yung nanalo na yun, yun yung dapat natin tularan. Tumakbo doon sa takbuhan, isa yung nanalo, dapat yun yung ating tularan. Ano? Kasi pinakamahirap sa lahat po yan, na ikaw, kasi nga ang ginagawa ho natin, hindi natin binibigyan ng false hope o maling pag-asa. Kasi ang ginagawa ho ng reliyon, binibigyan nila ng maling pag-asa yung kanilang mga miyembro ho eh. Yung sinasabi nila mga kapatiran, na ang tanging hangad lang naman ay yung kanilang pananalapi. Wala talaga ho. Sasabihin mo na, pinangaral yung kabanalan, naging karapat-dapat sa kayabayawa. Kasi nga, paano mangyayari yun? Hindi nga nila kilala kung sino yung Diyos. Diba? Ibig sabihin, ibang Diyos yung nag-utos sa kanila. Ibang Diyos yung nagbibigay ng atas sa kanila. Hindi katulad dito sa kapulungan na talagang yung ating pinagsasama-samahan ay galing doon sa kasulatan. Di ba? Kasi nga, sinasabi ng marami, mahirap eh. Mahirap ba? At saka mapupunan nyo ha, mapupunan nyo sa kapulungan or sa assembly na parang hirap na hirap ka na ipaliwanag, ano? Hindi naman ho kayo dapat magpaliwanag ng inyong paliwanag eh. Ibig sabihin lamang, ayayin si Abayawa kasi si Abayawa yung tumatawag ho eh. Siya ho yung tumatawag, siya ho yung nagbibigay ng pangunawa, nagbubukas ng unawa. Siya. Kumbaga, ang magiging papel o tungkulin ng bawat isa sa atin,
maging ilaw tayo sa mga nasa labas, maging asin tayo doon sa mga nasa labas. Di ba nga ang ilaw, kahit na hindi nagsasalita yan, nagbibigay yan ng liwanag. O, ito, itong kaharap ko ngayon, ilaw. O, nagbibigay siya ng liwanag, pero hindi nagsasalita siya. O, yung araw. Di ba? Ayan, mayroong tanong ditong pumasok. Mga kakaiba video. Mamaya natin sasagutin. So, yun po mga kapatid. Ang sabi ho dyan ay ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ibig sabihin, yung pagpanaw ni Yahweh ay nasusulat na eh. Ano? At yung magkakanulo sa kanya, nasusulat na rin. Ahead of time, kumbaga. Predetermined. Kaya sinasabi nga niya, mabuti pa sana sa taong iyon nang hindi na ipinanganak. Masaklap kung panglaman ang nasa isip. Ano? Ay, wala ko tayong magagawa. Sino ba tayong tao na tututol sa kanya? Yun ho yung gusto niya. Wala sa ating jurisdiction ho yun. No? Yan. Kaya doon sa 26-25, sabi ni Judas, at si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, ako baga Rabbi? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. Alam na rin naman ni Judas. Tsaka prior pa lamang eh, doon pa lang sa ibabaw, tingnan niyo, sa talatang 14. Makalilihim ka ba? Di ba sabi niya, na magkabi isa sa 11 na tinawag na Judas Iscariote na paroon sa mga pangulong saserdote? Tapos na yun, sasabihin mo doon sa 25, ha? At si Judas na nasa kanya nagkanulo at sumagot sa at nagsabi, ako ba garabi? Nakita niya na. Ang kaharap-harap niya, mismo si Abba Yahweh. So dapat ito ay maging halimbawa sa atin. Na kung halimbawa, gagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Alam, niya bayang niya. Alam. Walang malilihim sa kanya. Di ba? Ang tanong pa ni Judas eh, ako ba? Para bang yung kausap niya, hindi yung makapangyarihan sa lahat, ano? Bagay. Kumbaga, ngayon naisip na natin yan. Ayun. Doon na nga aking reminder. So, bawala yatang ano doon sa ating GC, ano? Si Brad Carlos, Brad Melchor, Emil Lumali, Brad Carlo Patan, Lunita Corsiga, Brad Fernando Abilera, kuring kaaming abayawa, salamat sa liyaya at paggabay mo sa aming lahat sa kapulungan. Magandang hapon po, Brother Emmanuel, at sa mga kapatid lang yun po. Brad Melumali, Sister Shirley Herrera, maraming salamat kay Abayawa sa buhay na pinagkalog sa magapon, sa kapulungan, at sa inyo, Brad Eman, magandang hapon po. Brad Edmundo Mali, Lori Calderon, Rodel Nava, Sam Rotoni, Loren Paulan. Ayun. Then, meron hong tanong dito. Teka, anin ko na muna itong, basahin ko na muna itong ating mga kapatid sa monitor. Brad Wilfred Bedes, Leonardo Corsiga, Ricardo Quaresma, Loren Paulan, Milano Umali Jr., Lolita Corsiga, Riberisa Shelley, Vivian Mara, Brad Lambiliano, Sister Maria Victoria, Brad Alberto Palado, Samuel Rotoni, Rodel Nava, Rosly Bandoho, Brad Joel Suela, Sister Lori Calderon, Edmundo Umali, Sister Chris Junker, Brad Balakino, Christopher Perez,
Chris De La Cruz Kim. Christina Juarez. Ayun, nalikan ko. And then, Brad Ramoreto, Ezekiel Lumali, Nel Lumali, Carlo Patanrol, Ramon Recto, Lolita Corsiga, kailangan po talaga may pagsunod. Mr. Pasis, magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly. Papiyawa, purihin at pasalamatan namin ang nag-iisang banal na kapangyarihan ng Ilunipa Bayawa. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly. Papiyawa, mahalin, pasalamatan at purihin po ang nag-iisang mga kapangyarihan ng dakilang banal na walang iba kundi si Bayawa. Love you all po, mga kapatid, kay Bayawa. Francis Jane Lopez, walang hanggang papuri. Pasasalamat at pamamahal ang ating ibabalik sa makapangyarihan dakilang Ilohim na si Abayawa. Maulang gabi po, mga kapatid, sa iyo. Po, Royman, love you all po. Fortunato Juarez, pasasalamat kay Abayawa na makapangyarihan sa lahat at ganun din sa mga kapatid sa kapulungan at sa iyo din, brad. Magandang gabi. Radanon pa ko po, magandang gabi sa mga kapatiran sa Assembly. Ganun din sa iyo, Brad Eman, purihin ang banal at nag-iisa at makapangyarihan Elgin na si Amang Yawa. Leonardo Corsiga. Lolita Corsiga, individual po talaga, bro, ang kaligtasan. Ang sarili po natin ang makatutulong po sa atin para tayo maligtas sa tulong na rin po na pakikinig, panunod ng ating banal na espiritu. Ilana Umali, ginagawang panali ng mga reliyon yung salitang kaligtasan para di na sila makaalis pa dahil kung mawawala ang mga membro nila, mamamatay ang kanilang reliyon. Emmy Umali, Sebastian Juarez, mga kakaiba video, paano maligtas po? Ang kaligtasan ay sa kasalanan. Paano kang maliligtas sa kasalanan? Ibig sabihin, hindi mo dapat gawin yung bagay na hindi dapat gawin. Ano ibig sabihin? Halimbawa, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalon niya. Ayun. O, para maligtas ka ron. Di ba? Well, Pedro Balatibat, magandang gabi po sa lahat. Papuri at pasalamat kay Bayawa. Rodel Naba, Emi Umali, gandang gabi po sa lahat ng kapatiran sa Assembly ni Abayawa. Federica Shirley, Loren Paulan, maraming salamat Abayawa, ganun din sa iyo, Brad Eman. Lolita Corsiga, mga kakaiba video, ba? Eh, parang palakpak yata ito ah. Lolita Corsiga, sobrang ganda po ng araw. Chris De La Cruz Kim, maraming salamat po, Kuya Emanuel, na sa palagi niyong pagbubahagi ng banal na aral ni Abayawa, may natutunan na naman po kami sa araw na ito. Ingat ka po palagi, Kuya. Walang hanggang salamat po, Abayawa. Salamat, Sister Chris De La Cruz Kim. Mga kakaiba video, may palakpak na naman. Chris De La Cruz Kim. 27 po yung ating viewers at saka meron na po tayong 20 thumbs up. Wala na bang sa ating GC, wala na. Si Sir Lorel Garon. So, tayo po ngayon ay Friday, ano? Kung lulobin, ay Sunday na po. Bukas, wala po tayo. Asyepi po ngayon, bukas. So, sa ano na, 9 na kung lulobin na. O muli, maraming pong salamat dito po sa ating mga kapatiran sa GC at dito po sa ating YouTube live monitor. No? At ganoon din, maraming pong salamat doon sa ating mga viewers, sa mga nag-thumbs up. At ganoon din sa ating mga subscribers. Pauti-uti. Dumadami. Ayan. Mga kakaiba video, maraming salamat at ikaw ay nakasama namin sa ganitong pag-aaral. Lobin ni Bayawa sa Sunday. Lunado Corsiga, salamat po Bro Eman sa karagdagang kaalaman, higit po kay Bayawa. Salamat din po Brad Lunado Corsiga. Okay na po.
Teka, baka meron pang mahabol dito sa GC. Okay na. Pwede ko lang. Ayun po. So, muli sa ating mga kapatiran, maraming maraming salamat sa bawat isa dun sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo sa dito sa Pilipinas. San man kayong dako naroon, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. At patuloy na pagpapala ni Abay Yawa ang siyang sumangin. Oh, sumangin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa, isang magandang gabi sa bawat isa. Lobin po ni Abay Yawa sa araw po ng Linggo. Muli tayong magsama-sama. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat.